Isang mapagpalang araw po ang sumaating lahat mga Ursulino. Ito nga po ang ikalimang taon ng kwentong Ursulino, Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Muli na naman tayo magsasama-sama para sa isang makabuluhang kwentuhan na tiyak na ating kapupulutan ng aral ngayong araw. Kasama po natin ngayong araw ang isang kamarero at tagapangalaga ng Santong Pangmahal na Araw na si Mr. Ken Guanyes. Magandang araw. Mga ka-Ursulino, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kay Kuya Ped, isang mapagpalang araw din mapagpalang po. Araw. Ako si Kuya Ken, ang nangangalaga ng imaheng pangmahal na araw na pagtanggap ng krus. So, Mr. Ken, Kuya Ken na lang po. So, Kuya Ken, na sabi niyo na rin po kung ano yung inaalagaan yung santo, which is yung pagtanggap ng krus. So, saan po ba nagsimula yung devotion niyo sa pag-aalaga ng santo? Kuya Ped, nagsimula ang pagdedebosyon ko sa pagsasanto is dito sa compound na to, dito sa aming compound. So, dati, may pinsan ako na si Kuya Rads na magaling siya mag-drawing. So, tuwing sasapit yung mahal na araw, magda-drawing siya ng mga santo na gawa sa papel, ang laging napupunta sa akin is yung amba, santong amba. So, pag yun ay ginawa na niya, inilalagay namin siya sa takip ng biskuit minsan, ay dun sa lagay ng biskuit or kaya dun sa mga upuan at nilalagyan namin ng magagarbong bulaklak. Yan. Yung mga bonggambilya. Yeah. Isimula siya sa drawing lang. Sa drawing. Then, pag may procession na sa atin, yan, pag may procession na, lagi kami nanonood na buong pamilya. So, si mama at si papa, tinatanong ako kung sino yung mga dumadating na santo na nakakarosa. Then, yun naman ay nasasagot ko dahil nga sa kahiligang kong magsanto. So, lahat ng mga paparating na santo, so, dahil nga sa ano, nasasagot ko si mama at si papa. Then, minsan, pag tumigil yung karosa dun sa tapat mo, iba yung pakiramdam mo, parang balang araw magkakaroon ka ng poon na pangmahal na araw na ipoposisyon din. Then, taong 2017, ito na, yung una kong poon na pangmahal na araw, it's yung Kalbaryo. Ito siya, yung nasa taas. Ipapakita ba yun? So, yun nasa taas, ito. Yan. So, siya ay yung pangkaru-karuhan. So, nailabas siya taong 2018. Then, sumunod, taong 2020, ito na pong imahe ng pagtanggap ng krus. So, nailabas po siya sa Plaza Exhibit taong 2022. Pandemic. Yeah. So, two years na po siya nung simula nung inilabas siya. Mm-mm, 2 years. So, yung santo po is pagtanggap ng krus. Pwede po bang bigyan nyo kami ng konting background about po dun sa scenario nung santo nyo? Okay. Yung pagtanggap ng krus is isa sa pinakamahalagang scenario sa lumang istasyon ng krus. So, parang panlima, I guess, siya dun sa istasyon ng krus. Then, parang bago pa sa ni Kristo ang krus papuntang Kalbaryo, tinanggap niya muna ito ng buong puso at buong pagpakumbaba na tinanggap niya ito. At dahil sa kagustuhan din ng Ama na nasa langit ay tinanggap niya ito upang matubos ang mga taong kasalanan ng sanlibutan. Yes. So ayun nga po yung scenario ng pagtanggap ng krus. Dahil ang pagsasanto, nilalabas yung santo nyo po ng mahal na araw. Yes. So, isa sa mga tampok na event sa pagiging Katoliko ang mahal na araw. Yes. At dito sa bayan ng Binangonan. So, ano yung masasabi nyo or parang ano yung nakikita nyo personally sa pagdiriwang ng mahal na araw dito sa bayan natin sa Binangonan? Alam mo, Kuya Ped,
ang mahal na araw dito sa Binangonan is kakaiba. Katulad na lang dito sa ate, dito sa amin, sa Libid, dinarayo yung Kalbaryo. Palaspasan pa lang, madami na, hanggang Linggo ng Pagkabuhay, marami nang umaakyat sa Kalbaryo upang magdasal at mag-istasyon ng krus. Then, sa prosesyon naman sa atin, kakaiba din lalo na kapag Biyernes Santo. So, simula pa lang paglabas ng Santo Entiero, is talagang pinupuntahan na siya sa kanilang bahay, sinusundo dun sa bahay ng kamarero, then iahatid sa ating simbahan. Then pagkatapos nun, pagkalabas ng simbahan, unti-unting dumarami ang sumusunod sa Santo Entiero. Then parang ang lumalabas, ang mga taga-Binangonan ay malalim ang debosyon sa kay Hesukristo. Dahil nga sa unique na pagdiriwang din ng bayan ng Binangonan sa mahal na araw. Mm-mm. At ang dulot nito is yung pagdidebosyon nyo po at pagiging isang kamarero, tagapangalaga ng Jesus. So ano po yung nagawa niya sa in terms of yung faith nyo, yung pananampalataya and yung devotion nyo din sa kay Lord, kay Ayan. Jesus. Actually, Kuya Ped, maraming nangyari sa aking buhay. So, personal na devotion. So, ang aning ko na lang yung pinaka-recent, which is eto nga, yung nanalo ko bilang barangay kagawad sa ikalawang pagkakataon. Yes, oo Kuya. Alam mo, ang trabaho ko bilang barangay kagawad is hindi siya masyadong active. So, hindi alam ng mga tao kung sino si Ken, kung sino si Kagawad Ken. So, kasi nakikita lang nila si Kagawad Ken tuwing Saturday kapag duty. Pero yung pinaka-active talaga dun sa mga ano, sa mga proyekto, wala. Wala si Kagawad Ken. Kasi si Kagawad Ken ang may kapit ng pondo ng barangay. So, internal work ang trabaho niya. So, sa nung panahon ng ng kampanyahan, so, syempre, wala akong may pagmamalaking proyekto. So, ang ginawa ko, kada sasapit ang araw, nagkitirik na ako sa kanya ng kandila. Tapos, binubulong ko sa kanya, kayo na ang bahala sa akin, huwag niyo akong papabayaan. Kung ipagkakaloob mo, ipagkaloob mo po sa akin. Yan. Then, yun. Sa 10 araw na pangangampanya, yan. Laging ganyan, laging nagtitirik, tapos bulong sa kanya. Pero siyempre, sasamaan din ng dasal at tiwala sa kanya. Then, October 29, Linggo, bago mag-eleksyon. Yan. Todo, talagang nagbantay na ako sa kanya na Panginoon, talagang kinausap ko na siya, sabi ko, Panginoon, alam ko pong ang mga ginawa ko po is more on internal at puro parang ang naging ano ko kasi is servisyong tapat. Ayan. Ayan. Tapat lang pag sa servisyo. Ayan. Wala talaga akong proyekto. So, yeah, sabi ko, Panginoon, huwag niyo akong papabayaan. Ibigay niyo po ulit sa akin o ipagkaloob niyo po sa akin. Ayun. So, October 30, election, araw ng election, yun. Di naman niya ako pinabayaan. Nakapasok pa din sa ikalawang pagkakataon. So, that adds up din siguro sa experience mo bilang isang tagapangalaga ng isang poon. Mm-mm. Na yung mga dalangin din. Oo. Siguro dahil sa pagdedebosyon mo and pananampalataya mo is ayun yung parang binigay sa yung regalo. Yes. Yung Lord. Maging ano manalo sa election. Yes. And maging lingkod bayan. Yes, yes. And hindi lang yun miracle, kundi isa ring responsibilidad na kailangan. Yes. Ng gampanan ng ayos at tapat. Yes, tama. Tapos sa pamilya din, meron ding naging devotion sa buong pamilya. Kasi
itong 2023 is napakahirap sa amin. Kasi tatlong kapamilya namin yung nawala, namayapa. Then, nitong ang recent is, nung January lang, is meron ulit na namayapa. So, dahil doon, hindi yun naging dahilan upang malugmok kami. At least, yun naging dahilan para mas tumatag pa yung magiging pagdedebosyon namin kay Jesus Cristo. Tapos, yung tito ko, yung kapatid ni Papa, is napulutan siya ng paa. So, parang dumating yung araw na wala, yung parang hindi na siya parang near death ba, ganyan. So, yun. So, dahil sa nilagay namin yung pangalan nila dun sa ilalim ng imahen. Araw ng piyesta, lumabas, piyesta ng libid, lumabas yung tiyuhin ko. Yun. Kaso, putol na yung paa niya. Tapos nito lang, January, is, thank God, dumating yung artificial na paa niya. Yun. Kaya, laking pasasalamat din namin na talagang lahat ng hinihiling namin sa kay Jesus ay ipinagkakaloob niya. Tapos, meron ding mga tao na lumalapit sa amin, nagpapalagay ng mga papel ng kahilingan at kagalingan. So, dahil doon, marami na din siyang natulungan na mga may sakit na nakalabas naman sa hospital. Yun. So, Kuya Ken, nasabi niyo na din po yung about sa family. Mm-hmm. Yung prayers, answered prayers about family. So, dahil nasabi niyo na rin po yun sa pamilya, ano yung parang paghahanda na laging na ginagawa niyo na ngayon? Mm-hmm. Na dahil kalahok na din po kayo sa mahal na araw, mm-hmm, na pangmahal na araw na prosesyon. Ano yung paghahanda na ginagawa po ng pamilya niyo? Yeah. So, ang paghahandang ginagawa namin, Kuya Ped, ay kasi siyempre, nagsisimula kami sa karu-karuhan. So, Biyernes ng karu-karuhan is, yan, aligaga na kami. So, buong pamilya. So, merong grupo na bumibili ng para sa bulaklak, pero pang karu-karuhan pa lang siya. Tapos, Martes Santo, kaming magkapatid ang pumupunta sa Dangwa upang bumili ng mga halaman at bulaklak para sa malaking prosesyon. Then yung si Papa at si Mama noon, sila yung busy sa pagpinta sa karosa, pag-aayos at pagkukumpuni. Then yung bunso kong kapatid, siya yung sa pagkain. Then yung mga tiyahin ko, ayan, sila sa damit. Sila yung nagbibigay para sa damit ng poon tsaka damit na susuotin namin sa araw ng prosesyon. So, supportive din yung, yes, family mo po. Oo. Sa pagsasanto. Na-share niyo din po na parang, ay hindi na parang, na-share niyo na katuwang niyo din yung nanay and tatay niyo, mm-hmm, dun sa karo. Paano, ano po yung experience or parang ano po yung naging reaction nila or ay nung nagpagawa po kayo ng santo? Ano yung parang initial reaction kung tsaka yung nung inopen up nyo po yung sa una nyo nga pong ano yung pangkaru-karuan? Yeah. Ang naging reaction nila nung una, syempre, ang pagsasanto is responsibilidad yan. Malaki yung responsibilidad. Hindi yan basta mailabas mo lang, ganyan. Meron yung kasamang responsibilidad at syempre may devotion din na kailangan. So si Mama nung una, syempre natatakot baka hindi namin magampanan. Syempre yung poon is ipinagkaloob lang sa amin. So doon naging supportive din, yes, at alam naman nilang responsibilidad ka po. Ay,
responsibilidad rin, na responsible ka rin na tao. Kaya po siguro pinayagan ka din sa pagsasanto. So, ano po yung maipapayo niyo sa mga taong nagbabalak na mag-alaga ng santo? Yeah. Sa mga taong nagbabalak na magpagawa din ng o magkaroon ng imaheng pangmahal na araw ay yun nga, yung sabi ko kanina na ang pagsasanto ay hindi siya parang laruan lang na ilalagay mo sa isang tabi. Bagkus, ito'y isang obligasyon na napakalaki at parang ang turing na rin natin sa isang imahen is parang atin na rin kapamilya. Yun. Parte na ng pamilya. Ng pamilya, yan. So, Boya, last na lang, ano yung, sino yung mga gusto mong pasalamatan or may gusto ka bang i-shout out sa ating mga manonood na yung araw? Una-una, papasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa amin. Then, ikalawa, sa aking magulang, lalo na kay Mama, kahit wala na siya, ramdam na ramdam namin yung presensya niya. So, then, ikatlo sa aming pamilya, Celestial Guanyes, kay Papa, kay Ate Kay, kay Koy Koy. Yan. Maraming salamat sa inyo dahil nadyan kayo sa aking tabi na nakasuporta, maliit man o malaki ang aking pangangailangan. Then, panghuli sa aking misis na si Rai at sa aking anak na si Amara na kapag nanghihina ako, sila yung nagiging kalakasan ko. Yeah. Kuya Ken, ano po yung mga yung parting words niyo or So yung inspiring words ko na parang umano sa akin sa aking puso is yung kinailangan niyang yakapin ang krus na dapat ay para sa atin. Niyakap niya ito ng buong buo na siyang naghatid sa atin ng kagalingan ng kaligtasan. So, di ba nga kuya, alam mo yung nangyari nga sa amin is yung nawala si Mama. So, parang ang hirap tanggapin mawalan ka ng isang miyembro sa pamilya. So, hindi yun naging hadlang para lumayo kami sa kanya, sa Panginoon. Bagkus, niyakap namin yun ng buong buo at tinanggap na si Mama ay masaya na sa piling niya. Yun, wala na siyang hirap na mararanasan. Although mahirap tanggapin, pero yun yung kalooban ng Panginoon. So maraming salamat po Kuya Ken sa pagpapaunlak niyo po sa amin ngayong araw para kayo ay makausap at makakwentuhan. Yeah. Natiyak na kapupulutan naman yung mga aral niyo po about sa faith and devotion niyo para sa ating mga mananalo. Maraming salamat po. Thank you. Thank you sa Santa Ursula Media Group dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na ma-share yung aking pananampalataya at devotion ngayong mahal na araw. Thank you. Thank you po. Maraming salamat sa pagtutok at panonood sa 5th taon ng Kwentong Ursulino Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Do not forget to like, share, and follow our official social media accounts. Ako po muli si Frederick at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo.